Pagbabasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Juda ni Joakim na anak ni Joseas, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Juda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman, baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuhod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila. Sasabihin ko sa kanila, sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa Silo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta at ng lahat ng taong nasa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. Dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa Silo ng templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitirang sino man at siya'y pinaligiran ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw. Ang nangamumuhi ng walang dahilan, higit sa marami sa bundok kong taglay, daming sinungaling na nagpaparatang, ang hangad sa akin ako ay mapatay, ang pag-aari kong di naman ninakaw, nais nilang kunit dapat daw ibigay. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, isa pong napakalaking biyaya na tayo ay mapagkatiwalaan, maisugo at mahirang ng ating Panginoong Diyos upang gampanan ang kanyang misyon. Ang isang misyon dito sa mundo. At tinutukoy ko po dito hindi lamang ang pagpapari o pagmamadre, kundi pati na din yung ating mga mahalagang responsibilidad at masasabi nating banal na responsibilidad sa ating mga ordinaryong buhay. Ang misyon ng mga magulang sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak. Ang misyon ng mga anak sa kanilang bahay. Ang responsibilidad ng mga mapagmalasakit na leader ng simbahan, ng paaralan,
ng lipunan na ating kinabibilangan at napakarami pang iba. Palagay ko ay sasang-ayon kayo sa akin na napakasarap sa ating pakiramdam kapag alam natin na mayroon tayong misyon. Yung bang mga tungkulin at responsibilidad na alam nating ginagawa natin dahil ito'y mula sa Panginoon. At dahil ito'y mula sa Panginoon, alam natin na tayo ay nagiging daanan o daluyan ng pagpapala, ng pagliligtas, ng paghihilom ng Panginoon sa ibang mga tao sa kanyang bayan. Ngunit wag nating kakalimutan ang ipinaalaala o itinuro ng ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo. At ano yung sinabi niya? Ang propeta ay iginagalang kahit saan maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. Ito po ay sinabi ng ating Panginoon bilang tugon sa mga kababayan niya at mga kasambahay na hindi kumikilala sa kanyang kakayahan, sa kanyang misyon, sa kanyang mga ginagawa at sinasabi. Yung bang ang puso nila sa harap ng mga pinagkakaabalahan ng Panginoon para sa kaharian ng Diyos, yung puso nila ay pinaghaharian ng pagdududa, pag-iisip ng iba, at kawalan ng pananampalataya. Yung bang nagtatanong sila tungkol kay Jesus, saan kaya nakakuha ang taong ito ng karunungan? Paano bang siya ay nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito'y anak ng karpintero? Hindi ba't ang kanya mga kapatid ay kababayan o kapitbahay natin? Hindi ba't si Maria ang kanyang ina? Saan niya natututuhan ang lahat ng ito? Mga kapatid, ito din po ang naging kapalaran ni Propeta Jeremias na ating napakinggan sa unang pagbasa. Alam niyo, si Propeta Jeremias ay isinugo ng Panginoon nang may pag-asa na sa pangangaral ni Propeta Jeremias ng mensahe ng pagsisisi at pagbabalik loob ay magsisisi ang Israel, sila'y tatalikod sa kanilang mga masasamang gawa at makikinig sa aral ng Panginoon. Napakaganda ng misyon ni Jeremias, tagapaghatid ng pag-asa sa bayang tumalikod sa Panginoon. Pero ang naging kanyang kapalaran, ang narinig natin sa ating unang pagbasa, aba, sinabihan si Propeta Jeremias na dapat siyang mamatay sapagkat hindi nila gusto ang kanyang ipinapangaral. At ang nangyari ay dinakip nga nila si Propeta Jeremias. Mga kapatid, sa pagtupad natin sa ating misyon na mula sa Panginoon, ay huwag tayong masisiraan ng loob. Laksan natin ang ating pananampalataya, tibayan ang ating dibdib. Sakali man na may mga tao na hahadlang sa ating pagsasakatuparan ng responsibilidad na alam natin ay mula sa Diyos. Tayo ay maging masigasig at matatag kung sakali man na may tumutuligsa sa atin o sabihin ng walang pakialam, walang malasakit at walang suporta ang ibang tao sa ating mga magagandang hangarin. At minsan, ito'y mararanasan natin sa mga taong malalapit sa ating puso. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang paglilingkod natin, ang paggawa natin ng mabuti, ang pagsasakatuparan ng ating responsibilidad ay ginagawa natin dahil alam natin nang malinaw, ito ay ang siyang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin ito ginagawa dahil tayo'y tatanggapin o hindi tatanggapin ng ibang mga tao, lalo pa ng mga malalapit sa atin. Gagawin natin ito dahil malinaw sa atin, ito ang kalooban ng Diyos. Kaya lagi na ha, laksan natin ang ating loob, tibayan natin ang ating dibdib, focus tayo sa Diyos at focus tayo sa ating misyon. Isantabi natin ang lahat ng mga sagabal, anuman ang ating mga marinig o mararanasan. Gampanan natin ng matyaga at ng magaling
ang mga pananagutan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Yung bang kapag sumapit tayo sa wakas ng ating buhay ay masasabi natin sa Panginoon, Lord, nagawa ko na po ang lahat ng iyong pinagagawa. At harinawa, ako sana ay maging karapat-dapat sa iyong walang katapusang pagpapala. At sumayin niyo po ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.